So ayan guys, binaklas ko na yung bore at saka head natin sa Wave 100. Di ko na lang yung pinakita kung paano binaklas kasi nagmamadali ako. So medyo lang man kung paano baklasin, madali lang yan kung paano baklasin. So ganyan yung mga parts niya guys. Ito yung stock piston niya, 49mm yata to. Yung bore na nabili ko sa Z5 Davao, ito yung cams din, Z5 Davao din yan, o 56mm yan. So yan guys, yung engine natin is backlash na, need to clean na yan. Hindi ko lang ipakita kung paano i-cleaning kasi tataas yung video natin. So ayan yung stock niya ng liner. Ito yung bore na pitch bike, yung 56mm. So medyo manipis yung 56mm ng Wave 100. So ayan siya guys, so hindi siya makasya kasi 56mm kailangan yung i-cub-cub natin yung liner. So punta tayo ng machine shop. So ayan punta, or ako na lang siguro mag-cub-cub nito. Kaya lang. So ayan guys, nalinisan ko na yan lahat. So plug and play na yan yung transmission natin. So ayan yung crankshaft din yan. Lagay natin yung crankshaft. So sa engine na to plug guys, so ako lang na yung nagkab-kab gamit yung porting stone. Medyo matagal guys, pero okay lang, may tamang pasensya lang. Ayan guys, nabuo ko na yung sa center niya. So ayan yung old niya sa gilid, yung sa kabila yung nakabgab na. So ayan guys, yung makikita nyo guys, yung malaki na yung butas. Ayan, sakto-sakto para ding gawa sa machine shop. Ayan guys, kasyang-kasya yung bore natin. Tamang-tama lang sa pagkab-kab natin ng liner. Dapat wala talagang sabit guys. Ayan. So yung piston natin guys, stuck head lang kasi tayo. Kailangan natin mag-repis yung side ng piston natin. Kasi yung head natin stuck lang. So para iwas yung tama sa cylinder natin. So ito yung mga gasket niya guys, yung kasama sa pagbili. Kaysa sa mag-replace guys, pwede rin naman mag-double gasket. Pero mas doon ako pabor sa mag-replace tayo ang siding sa piston kasi sa double gasket. Kasi yung double gasket guys is magpipress yan kapag matagal na. So ayan guys, may marking yung ring niya, so di na makita sa picture or video. So ito yung pangalawang ring guys. Yan, may ring 2 yan na nakalagay, R2. That's the R1 guys. So ganito yung paglagay ko sa piston guys. Kaya yung alignment ang ring natin guys. Ganyan ako maglagay ng ring. Iwan ko lang yung sa iba guys. So iba-iba tayo ng paglagay. So ganyan yung position niya guys. Yung piston, ganyan ako maglagay. So yan, lagay na natin. So lagay din natin yung bore. Mahirap mag video kapag ako lang ang mag isa. Yan, so nilagay ko na lang, hindi ko na lang binidyohan. So alam naman ninyo kung paano yan ilagay. So ayan guys, ito yung accounts. Ayan
Ayan, kabit ko na siya guys. So ako lang mo yung mag-isang nagtatrabaho nito guys. Wala akong helper. So kinabit ko na lang yung engine kahit di pa po. So dyan ko na lang siya asimbulin sa kanyang chassis. So ito guys is napoport ako pero konti lang. Ang head niya, importante doon yung exhaust siya guys. Yung sa chamber ng cylinder guys, yung porting ko rin. Ito yung exhaust, kulang pa yan. So, may maya, ano yun yan. So, ang intake, ito yung sa intake, tama na to. Hindi masyadong malaki. Ang importante yung exhaust, malaki. Yan, kulang pa yan. So, yung chamber niyan guys, na ano ko rin na port. Ito lang comes at in. Excited na ko. Excited na ko. Yan yung owner guys. Yung pitch bike. Ball spring ng Mio. 5 rounds lang yun guys. 5 rounds. So yan yung gagamitin ko. So yan, lagay natin yung bulb seal, yung barbula, intake bulb, saka exhaust bulb. So yan, kabit na natin. Yung cut lang tayo ng konti. Yan. Victorian. So pagkatapos ng lahat-lahat, ayan na, nakabit ko na. So ganyan guys, ikutin natin kung, para malaman natin kung tatama ba yung intake or exhaust bulb sa piston natin. Para sure naman tayo. So kung tatama yan guys, is hirap yan iikot. Or might not ganyan. So ayan. Guys, kunting-kunti na lang. Stock pipe lang muna yung ilagay namin ito guys. Kasi, ano, wala pang... Yan guys. So, dito na tayo sa ayos sa 75%. Tatapos na tong wave natin. So, make sure guys, no, mahigpit yung stud bolt natin. Para hindi yung balik-balik yung trabaho natin. No, mahirap maghigpit ng bolt guys kung lalo na yung isang kamay mo is naghawak na yung nahawak sila. So nabubulol na ako magtagalog guys kasi Bisaya talaga ako eh. Subscribe my YouTube channel para